February 2023, kapansin-pansin ang biglang pagdagsa ng foreign media sa Pilipinas. Partikular, ang mga galing sa bansang Japan. Sunod-sunod din ang pagdating dito sa Pilipinas ng ilang matataas na opisyal ng Japan at miyembro ng Japanese Interpol. Bakit kaya sila narito? Napag-alaman namin na ang kanilang pakay ang itinuturing na isa sa pinakamalaking criminal syndicate sa Japan na dito nag-ooperate sa Pilipinas. Sa koordinasyon ng Japanese Interpol sa kanilang foreign counterparts dito sa bansa, may nakuha silang mga ebidensya, gadgets at telepono na pwedeng mag-ugnay sa mga pagnanakaw at pagpatay sa Japan. Na iniutos na umuloy isa sa pinakamalaking criminal leader sa buong Japan na narito mismo sa Pilipinas. Are you Luffy? Are you Luffy? Sir, are you Luffy? Who are you, sir? November 2019. Nakasama ako sa ginawang aktwal na pagsalakay ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit sa isang hotel sa Makati. Ang mga hinuli, 36 na Japanese nationals na nagsasagawa ng call center operations dito. Ito sa may info ba sa kung gano'n yung katagal yung may? Ang kanilang modus, telecom fraud, at ang kanilang mga biktima, senior citizens sa Japan. Pursuant to the mission order, I would like to inform you that we are arresting you. Nang ipatranslate namin ang script na ginagamit sa kanilang operations, nagpapanggap silang mga membro ng Japanese police na nagre-report umano ng scam sa bangko. Sa kanilang pag-uusap, kinukuha nila ang mga personal na impormasyon ng biktima at kalaunay nananakawan ito. Sa loob ng 2 taong operasyon, tinatayang 3 bilyong piso daw ang di umano'y nakulimbat ng grupo. Itong grupo ni Yuki Watanabe ay matagal na nating sinusubaybayan nga. Kung saan nga nung November 13, 2019 ay sinalakay natin ang kanilang opisina. Napag-alaman din natin na walang permit na mag-opisina sila sa lugar na yon. Base sa impormasyon ng Japanese police, itong sindikatong ito ay nagtatawag sa Japan using a spoofing device kung saan yung telepono lalabas na ang call ay galing lang din sa Japan. Usually ang mga biktima nila ay mga matatanda, mga retirees, at nagpapanggap silang police, prosecutor. Ang pinaka-target ng operasyon sa Makati, hulihin ang leader na nagngangalang si Yuki Watanabe. Ayon sa ilang report, kasabwat ni Watanabe si Toshiya Fujita na umano'y recruiter niya rito sa Pilipinas. Habang si Kyoto Imamura ang nag-oorganisa ng call center operations. At si Tomonobi Saito naman ang sinasabing right-hand man ni Watanabe. Luffy, pangalan ng isang sikat na anime character, ang alias na ginagamit ng isa sa kanila para magbigay ng utos sa Japan mula sa Pilipinas. Lahat sila may Interpol Blue Notice o alerto sa pagitan ng mga bansa para imbestigahan dahil sa krimen. Mag-aapat na taon mula nang mangyari ang unang raid sa grupo ni Watanabe, binalikan namin ang hotel na kanilang ginamit para sa illegal na operasyon. Ito nga yung dating gusali kung saan nga naging sentro ng operasyon ng grupo ni Watanabe
dito sa Pilipinas. Babalikan natin para tingnan natin kung ano lang nangyari sa kanya. Tao po. Hello sir, good afternoon po sa GMA 7 sir. Apo, John Consulta. Sir, pitatanong lang po ako kasi noong 2019, kasama po tayo dito sa ng immigration, ano ko, nung mayroon po silang operation po dito. Ito ba sir, nagpatuloy pa rin ba? O naging hotel? O anong nangyari sir dito sa lugar? Ano ito eh, private na ito eh. Okay. Ah, private na. Okay. Private. So may mga nakatara na rito? Pero no, iba na, nagre-renta, parang apartment din. Apartment na siya. Ah, I see. Pero sir, nung 2019, nandito ka na ba sa kanila? Ah, hindi. So, hindi mo kilala, sir, itong si Watanabe? Ito, sir. Itong si Watanabe. Hindi. Ang building na dating sentro ng call center operations, ilang minuto lang mula sa distrito sa Makati na tinatawag na Little Tokyo. Hi, ma'am. Oh, ma'am, sa GMA 7 lang, magtatanong lang po kami. Meron po ba kayong namumukha ang tao? Ito po. Hi. Wala. Wala. Ma'am, may namumukha ba kayong Japanese na ganito pupunta rito? Wala. Meron po ba kayong namumukha ang ganitong tao? Ay, wala po. So far sa ating pag-iikot, wala na kakilala raw kay Watanabe sa kanyang grupo. Karamihan kasi sa ating mga nakausap, mga isang taon pa lang o tatlong buwan pa lang ang nagkatrabaho dito nga sa area ng Little Tokyo. Kaya malamang sa hindi, hindi nga nila nakita o nakasalimuha si Watanabe. Ayon sa NBI, para makaiwas sa mga otoridad sa exclusive subdivisions at hotels na mamalagi si Watanabe habang ipinagpapatuloy ang kanilang illegal na operasyon. That is the one of the most expensive rooms in that casino hotel. And if we were also to believe the information from our informant, from our asset, this Watanabe is spending millions in playing casino games daily. Well, may information tayo na sa villa nga daw nakatira doon itong grupong ito at kung saan marami din silang mga security at most of them are retired uniform personnel. Pagkatapos ng operasyon sa Makati, tila hindi pa rin tumigil ang grupo ni Watanabe. May information nga tayo na natanggap na tuloy pa rin ang pasok ng pera ng sindikatong ito. Kung maaalala nyo, may na-intercept dati sa airport ng almost 50 million. At sinasabi po ng ating Japanese counterparts na ito nga pong perang ito ay connected sa sindikato. So doon malakas ang kutob namin na tuloy-tuloy pa rin ang operation nila. Ngunit hindi na ganun kalaking setup ng office. Pagkatapos ng raid sa Makati, sunod na sinalakay ang resort na ito sa Fami Laguna, kung saan nahuli ang ilang hapon na kasama ni Watanabe habang malag-guerrilla style na ipinagpapatuloy ang telecom fraud. Ginawa ng makeshift call center operations ang resort. Nakapaskil ang scripts at numerong tatawagan sa Japan. At marami ring internet router. Voice phishing scam naman ang ginagawa, kung saan kukunin nila ang mga detalye ng kausap para ma-hack ang social media accounts nito. Okay, one by one, very careful, okay? You just open it one by one, you do not throw anything. Walang mga dokumento ang mga nahuling Japanese national. Pero sa mga naisagawang raid, tila madulas pa rin si Watanabe. Ilang beses nagtangkang i-operate ng mga otoridad si Watanabe. Pero lagi itong nakakatakas. Sadyang
napakapalos. Once na nagkakaroon palagi ng bulilyasa doon sa area na sinusurveillance namin, alam naman, hindi na namin binabalik kasi alam namin, aalis na siya doon eh. Ganun siya yung kaingat eh. Ah, yun kasi, ang mahirap dito kay Watanabe, number one, ghost lang siya, ghost. Hanggang sa isang araw, dumating ang matagal nang hinihintay ng mga otoridad ang tsansang makita ng personal ang sinasabing pinakamalaking crime boss ng Japan.